Alright, nakabili ka na ng bike. Ready ka na mag-bike commute, papunta sa trabaho or pasok sa opisina. Pero, pagdating mo sa parking lot, wala ka palang lock. Or, naplatan ka habang nagbabike, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Inabot ka ng dilem. Hindi ka pala kita sa bisikleta mo. Sa video na to, bibigyan ko kayo ng 10 items from Lazada na makakatulong sa pagbabike commute nyo. Alright guys, welcome na naman sa another vlog. Sa previous vlog natin, sinabi ko yung ibang klase ng bisikleta. Sa vlog na to, pag-usapan natin or bigyan ko kayo ng mga tips ng mga items na available sa Lazada. So tingin ko ay kakailangan nyo during bike commuting or pagko-commute nyo gamit ang inyong bisikleta. So kung hindi nyo pa napapanood yung previous vlog ko sa iba't ibang klase ng bisikleta, andito yan sa taas. Click nyo lang yung link na yan. So yan, welcome sa Bike Tech Tuesday. Ako si Lawrence ng Lawrence Cycles and eto na, pag-usapan natin. No? Lahat ng items na papakita ko sa inyo, nasa baba yung link niyan. Link sa Lazada. Alright? Check nyo itong video na to, panoorin nyo ng buo, and then check nyo mamaya kung ano yung mga items na yan sa Lazada. Okay, so una yung kailangan, no? Para sa akin, importante ito. And nung nasa bike shop ako, ito yung isa sa mga pinakamarami kami nabibenta. Yung bicycle na headlight with horn at saka taillight. Actually, alam nyo, napaka-safe ng pagbabike commute. Eh. Napaka-safe ng pagbabike sa kalye. Ang nagiging problema lang natin is kapag hindi tayo nakikita ng mga sasakyan, doon nag-uumpisa yung disgrasya at problema. Nababangga, ayan. So, importante, kung inabot ka ng dilem, karoon ka ng headlight. And kung may busina sana yung headlight, mas maganda. Rechargeable naman yung mga yan, so hindi nyo na problema bumili ng baterya. Kailangan nyo lang i-charge sila. Sa USB nyo lang kailangan i-plug para ma-recharge yung mga headlight and taillights nyo. Sa headlight, huwag kayong maglalagay ng pulang ilaw sa harapan ng bike nyo. Napakadelikado nyan. Pag nilagay sa harapan nyo yung pulang ilaw, and nakita ng mga motorista yan, mapagkakamala na taillight yan. Baka mamaya salubungin kayo dahil akala taillight kayo. Eh, hindi. Salubong kayo. So, disgrasya, di ba? So, yung mga ilaw na pula, pang taillight lang yan. Panlikod lang. Sa likod yun ang lalagay. Sa taillight, I would highly recommend tong cat eye na taillight na to. Ito yung gamit ko eh. Sobrang, medyo expensive siya. Medyo mataas yung presyo niya. Pero, ang laki talaga ng ano niya eh. Liwanag niya sa gabi. Lalo na pa nagpa-flash siya, kitang-kita ka talaga. Matagal talaga yung battery life niya. Kung talagang desidido kayo sa pagbabike, maganda mag-invest din kayo sa mga ilaw. Ang gamit ko yan, yung cat eye na yan. Yan ang personal na mare-recommend ako. Medyo sulit yung pagkakabili ko dyan. Okay, susunod na item natin from Lazada pa rin. Marami kayo pagpipilian ito. Pili lang kayo niya kung anong gusto niyo. Pero naglagay ako ng link sa baba para sa item na itong papakita ko sa inyo. Reflective vest. Okay, so kailangan nyo yan, lalo na pag inaabot kayo ng dilem or sobrang aga nyo umaalis sa bahay. Bakit? Katulad nga sinabi ko, ang disgrasya sa bisikleta, hindi naman yung tumba eh. Kahit patumba ka dyan, magagalusan ka lang pero hindi ka mamamatay or hindi kalokohang patayin ka ng bisikleta. Ang mga disgrasya sa bisikleta, kadalasan, either nagkakarera ka pababa ng bundok or sobrang bilis ang takbo mo and then binangga ka or babanggain ka ng ibang sasakyan. So bakit ka magre-reflective vest? Para makita ka ng mga ibang sasakyan at ng kapwa mo ng bisikleta. So, more on visibility. So, yan. Check nyo na lang sa Lazada yung link na yan sa baba. Okay, next item natin is ito. Kailangan nyo ng floor pump and hand pump. Okay, so maganda may floor pump kayo. Bakit? Kadalasan ng dahilan kung ba't napaplat yung bike, pinapaandar na malambot yung gulong. Lalabas ng bahay, hindi binombahan. Okay, so bakit floor pump? Maganda yung floor pump, kailangan may PSI na siya. So, nakikita nyo kung ilan yung recommended na pressure na nakalagay sa gulong nyo. Okay? Paglabas nyo ng bahay, hanginan nyo na yung bike nyo. Promise, mas less yung chance na mapaplat kayo kapag tama yung pressure ng gulong nyo. Less chance yung magka-pinch plat kayo. Ang pinch plat kasi yung ipit sa loob eh. Pag naipit sa loob, makaplatan ka, kaya makakaalis, makahassle ka. Pero kung hahanginan mo na kaagad, every time na gagamitin mo or every other day yung bike mo, mas less or napakalit ang chance magka-plat ka. So, bakit mo kailangan ng floor pump kung mayroon namang hand pump? So, ito itong dalawang brand na ito na pinakita ko sa inyo, yung Gio na floor pump tsaka itong Gio na hand pump. Yung hand pump is mas maganda kung pambaon mo siya, kung malayo yung kukumiti mo. So, in case na maplatan ka, syempre, pwede mong bombahan, pwede mong hanginan muna. Minsan yung mga plat naman, hindi naman basta-basta yan, hindi naman bigla-bilang plat na lang. Pwede yung panghanginan, makakarating ka pa sa pupuntahan mo and then tsaka mo ayusin yung gulong mo kung kaya mo magpalit ng interior or magpa-vulcanize. So, bakit mare-recommend ako pa yung floor pump? Kasi sa floor pump, madali lang siya. Hindi ka mahapapagod. Yung hand pump,
mag-work din naman siya kung wala kang floor pump, pwede rin siya, pero mas mahirap siya. Ang tagal kong walang floor pump, sabi ko nung bumili ako, bakit ngayon ako bumili nito? Eh, mapakadali lang palang gumamit ng floor pump kaysa sa hand pump. Okay? So, sunod na items natin sa Lazada, ito, gloves. So, marami rin sa Lazada, pili na lang kayo. But itong item na napili ko, buong kamay siya, and yung budget niya, yung presyo niya is tama lang. So, bakit ko marerekomenda na mag-gloves kayo or during commute? Pag kasi kayo natumba, or nagsemplang sa bike, lalo na kung baguhan kayo, sa akin, okay lang walang elbow pad, knee pads. Kasi ang una mo laging kinakalang sa sahig is kamay. Okay? So, pag natumba kayo, kamay lagi niyong ipang kakalang sa kalye. Kung naka-gloves kayo, mapoprotektahan yung kamay niyo. And pangalawa, kung mapapalatan kayo or mapapagka-problema kayo sa bike, pwede niyong gamitin yung gloves para hindi madumihan maigi yung kamay niyo or hindi kayo magkrasahan. So, yun. Importante yung gloves. So, yan. Kung gusto niyo ng gloves, yan. Check nyo yan sa Lazada. Okay. So, sunod na item natin, ito, kailangan niyo din ito. Patch kit or puncture repair kit. Siguro sabi niyo hindi kayo marunong pa sa ngayon, pero mas maganda na matutunan niyo paano mag-vulcanize ang sarili niyong gulong. So kahit saan kayo abutin, lalo na kung mahaba yung commute niyo or bike commute niyo, magagamit niyo to. Or let's say may mga long ride kayo pag weekend, magagamit niyo rin 'yan. Pero marerecommend ako, since iba-iba tayo ng bike, bumili rin kayo ng spare na interior. So alamin niyo kung anong size ng interior ng bike niyo. Bumili kayo and then lagi niyong dalhin yung spare tube or spare na interior. Kasi, in case na maplatang kayo, yan yung gagamitin nyo. Huwag na kayo muna mag-vulcanize or huwag nyo na muna tagpian. Palit lang kayo na interior and then pagdating nyo sa location nyo or pag-uwi nyo, kung ano yung tinanggal nyo na may butas, yun ang tagpian nyo. Para yun ang gagawin yung spare sa susunod na maplatang kayo. Okay, so for our next item, ito yung tool kit. Okay, so ito yung mga may screwdriver, may Allen. And make sure na pag bumili kayo nito, hanapin nyo yung mayroong chain cutter. Kasi ito yung pang-repair sa chain pag kinailangan nyo. Madalas, ito yung kinakailangan kapag naputulan ng kadena or may problema sa kadena, kailangan pawasan, dagdagan. Magagamit siya. So, ito, itong item na to, meron siyang pang chain cutter or chain tools. So, highly recommended. And pasok sa budget yan, more lang. Okay, for our next item, ito, importante rin to. Maraming available dyan sa Lazada na iba't ibang bike lock. Pero, itong lock na ito marirecommend ako. U-lock. So, kayo nang bahala sa investment nyo kung anong klaseng bike lock ang gusto nyo i-invest. Marami pang mas mahal dyan. Pero ito isang to, I think enough naman siya. Basta alam nyo kung paano nyo lalock yung bike, secured naman siya. And yung U-lock kasi hindi kayang i-bolt cutter and hindi rin siya kaya basta-basta lagariin. Matagal bago siya malagari kung sakaling lagariin. And may mga U-lock na talaga hindi kayang lagariin. So kung mag-invest kayo sa lock, I would suggest na U-lock yung bilhin nyo. Okay, our next item, itong item na to is eyewear. Okay, so yung sa eyewear, ayan, marami rin kayong papipilian, pero itong isang eyewear na to, maganda to kasi kuso siya nagbabago ng shade kapag mainit, pag madilim na, wala siyang kulay. So, ayan. Kung gusto nyo ng local na brand, check nyo yung Spider na store dito sa Lazada. Check nyo rin tong mga items na to. Marami kayo pagpipilian actually. Kayo nang bahala mamili. Bakit importante yung eyewear? Actually, pag nagko-commute kayo, may mga kung ano nung objects sa kalye, like minsan may mga insekto, ganyan. Pwede mapunta sa mata nyo. And kapag umulan, kailangan nyo rin ng eyewear, makakatulong din sa inyo yan. And masakit sa mata pag sobrang liwanag. So, yan. Kailangan nyo yan. Okay, so ito, sana nung nakakuha kayo ng bike na gusto nyo, meron na kayo agad nito, itong helmet. Basic yan for safety. Again, kapag natumba lang kayo or nag-sample lang kayo, hindi naman kayo madidisgrasya ng ganun kung kayo lang mag-isa ang natumba. Or medyo nalubak lang kayo. Ang delikado kasi dito is yung kapag kayo yung nabangga, magiging protection nyo rin to pag binangga kayo ng sasakyan para sa ulo nyo. Make sure lang na pag bumili kayo ng helmet is yung quality. Check nyo itong Spider helmet. Sila yung isa sa mga helmet na nagamit ko na hindi sobrang mahal pero sigurado naman ako na may quality talaga siya and pasado sa mga safety standard. Okay, for our last item, no, saddle bag. So, sa saddle bag, no, dyan yung lagay yung multi-tools nyo, lagay nyo yung spare tube at saka yung patch kit. So, pag nailagay nyo na yan dyan, okay na yan. Lagay nyo lang yan sa bike nyo. Alam nyo na ready na kayo or magagamit nyo yan anytime na kailanganin nyo. Nandiyan na siya sa bike. Hindi nyo siya maiiwan kasi nasa bike na siya palagi.
Although kailangan siyang tanggalin kapag pupunta kayo sa mga mall or sa maraming tao kasi inanakaw nila minsan yan eh. Okay guys, so yun yung lahat ng items na Lazada na marerecommend ako. Kadalasan dyan, yung iba eh, mga nabenta ko sa shop ko noon. Hindi ko storya sa Lazada, no, actually. But yung mga links sa baba, affiliate link yan from Lazada, which kung gagamitin nyo yung link, kahit hindi nyo bilhin yung specific item or kahit na anong bilhin nyo sa Lazada, pag ginamit nyo yung link ko, magkakaroon kami ng maliit na komisyon which makakatulong para sa amin ni Nagari and Tofu and mga alaga ko pambili ng pagkain nila. So again guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo. Kung may nakalimutan akong item, let me know sa comment section. And kung anong balak nyong bilhin, sabihin nyo rin sa akin sa comment section. Thank you for watching guys. Kung di pa kayo nakasubscribe, mag-like and mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel. Thank you for watching. Go vegan!